What is up, guys? Welcome back to our brand new episode of Inside the Hype. So guys, today what we're gonna do is mag-unbox tayo kasi marami tayong dumating na items. So karamihan dyan, i-unbox natin yan. And then also may kukunin ako mamaya sa Adidas Brand Center. May binakdoor tayo na M&M na Adidas Forum logo. So yun, meron tayong buyer nun, all sizes, all colors. And looking pa ako ng size 8.5 na brown. So sana makahanap din ako within the day para mapakita ko siya sa inyo. And by the way, ito pa lang mga to, mga bagong items din dito. Pakita muna natin. Heritage, Obsidian, Razer Blue, White Laser Blue, NC2 Chicago, Craig, I forgot. So, yan, Gatorade, tas Pine Green, tas OVO na, Soulfly Nas Jordan 10. So yan, lahat yan size 8.5. Actually, kasabay siya dumating na itong mga to. Kaya lang, sobrang sipag ko. Narap ko na agad, nakalimutan ko mag-vlog pala ako today. So yun, pakita natin yung mga dumating. Peace! So yun, ito, may mga essentials tayo ng dumating. Actually, same lang siya na itong mga nandito. Ito, hoodies. Tapos, ito, pakita ko B. Ito, puro ganito siya eh. Nakalimutan ko color green na ito. Oatmeal ata ito, or heather oat, bright heather oat. Ganito siya. Tapos, itong seafoam. So, mostly yung dumating na essentials is hoodie. Tapos, may konting shirt. Actually, additional sizes lang siya. So, small. Tapos, ito heather oat din, XS. And then, medium na seafoam. Hindi ko nabubuksan para ano, mahirap eh, facile eh. So, ito naman large na seafoam. So, additional sizes lang siya. Ito din, leather out na shirt. Tapos, whip. Tapos, seafoam. Tapos, ano ba yun? Leather out din din, o oatmeal. So, yan. Yan yung mga dumating na shirt na essentials. Hindi ko na ito papakita lahat kasi ayaw kong pahirapan yung sarili ko. Tapos, ay, ito pala. Ito rin, essential sa dumating. Order to sa akin actually, pre-order to. Pero pwede pa tayong kumuha. At papakita ko sa inyo kasi wala itong sample. So, so, 1977 na Coach Jacket. In-order to sa akin ng isang director sa GMA and ABS-CBN. So, director siya ng both, ano, sa pagkakaalam ko. Mahilig kasi siya sa Coach Jack. Lahat ng Coach Jack na nabenta ko before is sa kanya napunta. And then, tignan natin kung ito galing sa bahay ito eh. So, Chinatown Market na cup, pre-order din, meron ng mayari. Eric Emmanuel na short. So, ito, nagbebenta tayo na itong Eric Emmanuel, pero kadalasan pre-order. Kasi ayokong mag-stock nito, sobrang taas kasi ng cost niya. So yan, ito pre-order din. So kung gusto nyo mag-order, message lang kayo. Like Emmanuel. So sobrang uso na ito ngayon kasi lalo ngayon summer, marami rin local brands na gumagawa ng ganitong short. Check nyo si Bro Kids kung gusto nyo yung alternative kasi ito medyo expensive talaga siya. More than 10k. So yun. And then, undefeated na shirt. Marami rin akong parating na ito. Ito lang yung nauna. Buksan natin para quality check din natin. Ito yung undefeated na cross. Kalimutan ko, cross logo ata tawag nila dito. So kung napapansin nyo guys, may kamukha, no? Sa mga nag-follow sa unrelease, kamukha ng logo ng unrelease. Pero syempre, unrelease 2018 pa. Ngayon lang nila nilabas ito. So alam nyo na. Sinong bumayad mo lang. So, eto naman, Supreme na Ralph Steadman. So, additional order lang dito sa akin before. Sa last vlog ko, alam ko, napakita ko na rin yung mga ganito. Hindi ako sure kung na-vlog ko ba yun, pero sobrang daming dumating na ganito. Actually, one of the best seller ko as of the moment sa Supreme. So, sa akin na, sa store ko, yun yung best seller. Tapos, so, staple Pidjo na t-shirt.
siya, parang wash. Fairness, maganda yung quality ng shirt. Parang siyang vintage wash. Mas gusto ko yung quality na itong shirt na to kaysa sa mga ibang Staple Pigeon. Kasi marami yung Staple Pigeon na shirt. And marami na rin akong hawakan. So, okay yung fabric niya. Tapos okay din yung pagka-vintage niya. So, yung print niya is hindi siya DTG. Mostly kasi sa ibang bansa, pag vintage, naka-DTG, like Keith, ito, naka-silk screen pa rin siya. So, yun ang mga crack-crack siya. Ang ganda. And then, ito, Chinatown shirt din. Shirt! So, i-check natin to lahat if may damage para if ever meron, ma-heads up natin yung buyer kung gusto niyang mag-reorder ng bago or kukuha tayo ng mas bago. Tapos, if hindi, ipapadala ko kung may damage mo. So, ito, yung isang shirt. Chinatown din. So, yun. Actually, isang mahilig sa Chinatown na client ko is si Veslinda. Sobrang dami niyang nakuha Chinatown sa akin. So, sa shoes naman tayo, guys. So, yun. Ikuli natin itong mga to kasi maganda to. Sobrang maganda. So, ilas natin yan. Unahin natin to. Itong off-white na blazer. White blazer, low size 13. So, sobrang laki. Sobrang haba ng paano may hari. So, ayan. Marami rin tayong nabenta na ito nung unang labas. So, ito mga additional orders. Hindi rin ako nag-stock na ito masyado kasi I don't think natataas yung price niya. So, for this show, yung mga na-stock ko is nabenta ko na din agad. So, hindi na ako bumili ulit. Kasi normally, if malakas yung shoes, nire-restock ko. So, for this one, hindi na ako nag-restock. Ito, pre-order na to. And then, alam ko na to. Ano to? Panda from the last time na, from the last vlog natin, kung naalala nyo, yung 100K. Ito yung 5.5Y. As far as I remember, nakuha natin ito ng 9.5 ata. 9K or 10K natin ito nakuha. 5.5Y. So, yan. And then, etong isa, alam ko na rin kung ano to. I think this is my pair. Pero parang iisipan ko pa. Kasi dalawa yung parating ko nito. Okay. So, tama ako. So, this is not your everyday dunk na nakikita kung saan-saan lang. Japan release. Ito siya. Nike Dunk Korea. Sa pagkakaalam ko, Korea exclusive to. Correct me if I'm wrong. Pero ang alam ko dito, Korea exclusive. So ano siya, parang patent. Parang siyang patent bread. May gloss. And then, yung kabilang pair. So yun, ito yung kabilang pair. Meron siyang flag ng Korea dito. Tapos ito, Korean word na Nike. Yun din yung base sa research ko. So ayan siya. Parang mismatch colorway. Pero for me, it's a very good silhouette. Sobrang ganda ng material. 8.5 and 9 yung intransit ko. So, isa na to. Para sa akin to, 8.5. Kasi yung 9 is binili na ni Ryan Bang. Hopefully, next vlog, pag kinuha niya, ipakita natin yun. So, ito. Sobrang ganda na ito. Siguro, gagamitin ko to sa next event. Probably, unbox ko or kung ano man yung sunod na event na mapupuntahan ko. Tatabi ko muna ito for now. Kasi sobrang ganda niya. If maalala nyo guys, meron ng Korea exclusive na Paranoise. So, ayun siya. So, sobrang gusto ko ng mga Korea exclusive. Kasi, parang yung dunk na kasi na. Tsaka yung dalawang kasi na. So, I think yung price na ito magiging siyang parang ganun. Kasi as of now, sobrang mura niya. Price range niya is 20 to 30K. Depende sa size. And, ganun din nag-start yung kasi na dati walang pumapansin pero biglang bumulusok ng 70 to 80,000. So, let's hope na ito tumaas yung price kasi maganda siya. And, konti lang yung store na nagbebenta nito. Ayun o, sobrang ganda. So, yun. Siguro gawa tayo ng ibang vlog about dito. And then, yung next naman is, this is from Donald Balanga. Okay, shoutout sa'yo boss. Ugazi Air Jordan 1. Hindi talaga siya Jordan 1, okay? Pero ito yung Fugazi. Two color siya.
Ito size 8 and 9. So nabenta ko na rin yung size 9. Meron nung nakabili noon, hindi na natin hanggang yun. Siya rin yung bumili nung Coach Jacket. So ito naman yung white niya. So sa eBay, if you check nyo to, this goes around for like 100,000 parehas. So this is a Fugazi. This is a handmade sneakers from scratch. Hindi siya custom. So ginawa talaga siya from scratch. So tignan nyo naman yung details. So for collector's item talaga siya. I mean, for collector talaga siya. So collector's item talaga. Tapos ito naman yung kabilang side. Tong isang pair, tong Chicago pair. So ganyan siya, may bullets. So hindi ko na papakita rin yung details kasi quick unboxing lang naman. So yun guys. Samahan niyo ako pagpunta ng Adidas Brand Center. Tignan natin yung mga darating pa. Peace. Check nyo yun, yung Capsula Pharmacy, if may kahit ano yung kailangan, check nyo doon. And pinapick up na lang natin yung shoes. Kulang pa ako ng isang pair, yung kulay brown. Hopefully, ma-update ko na siya agad kasi papadala ko natin. So, ito siya. Lahat yung pag-release. Check natin yung first color. Yung kulay blue. Ayan siya. Kulay blue. Shoutouts pala kay Virgil, yung baga namin aso. So, ito yung isa. And then, ito naman yung kulay green. So, yan. Tapos, actually, mataas yung bentahan nito sa ibang bansa sa mga kinukuhanan ko. Pero dito sa atin, nasa around 8K lang siya. Kasi siguro bagong release pa. Pero sa US ata, hindi ako sure kung nag-release na. Sa Japan, nag-release na to last week. Ito yung yellow. Ito naman yung color. Orange. Actually, ito yung trip kong kulay. Orange and brown kasi nagko-complement siya. And then, last color, yung red. So, Adidas Forum Low M&M's. So, yun. Ayun guys, sana mahanap ko yung kulay brown kasi naubusan ako ng brown sa backdoor ko. Kagabi pa daw naubos. And, ito nga pala, ipapakita ko sa inyo. Ito palang pair siya to, available pa rin siya dito. Jordan 3 na Oregon. So check nyo rin, hindi ko pa ata to na vlog dito. So yan, and then yung M&M na J4. And guys, so M&M Slim Shady. So check nyo rin guys yung mga bago dito sa store kasi sobrang dami naming bagong pairs and then bagong merch. And ayun, again, do not forget to like, share, and subscribe. Till next time, we out. Peace!